Okay, sa video ito, is pakikita ko naman sa inyo ang mga sizes ng mga headings na kalimitang ginagamit natin, such as H1, H2. Ito yung mga sizes, okay, yung mga text niya. So, pakikita ko sa inyo. Okay, so, notepad tayo again. Then, HTML. Then, head. Title. Then, lagyan natin heading tags. Okay. So, close ang title. Then, close din ang head. Then, start na tayo ng body. Then, lagyan natin H1. Okay, lagyan natin H1 heading. Okay, so close. Then, H1. Okay. So, tingnan muna natin ang magiging itsura, no? Okay. Body. Then, close ng HTML. Okay. So, file. Save as. Then, lagay natin dito again sa desktop. Dito, sa desktop. So, gagawin po natin is double-click natin sa desktop. Maglagay tayo ng new folder. Lagyan natin heading tags. Okay. So, double click. Then, lagyan natin file name is heading tags na rin. No? .html. Okay. So, save. So, double click sa headings. Okay. So, ayan, H1 heading. So, ang size niya po, ganyan. Then, next. So, again, H2. Lagyan natin H2 heading. Then, file, save, refresh. So, nakita niyo yung pagkakaiba? Okay, then H3, then H3 heading, H3, ayan, close. Save. So, nakita niyo medyo lumiit ng konti sa H2. No? Then, again, H4, and heading, okay, H4, and so file, save, refresh. So nakita niyo parang paliit ng paliit, okay, so H5, okay. File, save. So, ayan. Okay. Then, H6 file, save, refresh. So, ang H6 ang pinaka maliit. Okay? So, pinaka malaki naman si H1. So, tingnan natin. Ayan po. Okay? So, ayan. So, hanggang dito na lang po ang ating tutorial 7. Magkita-kita tayo muli sa susunod na tutorial.